Hoy, pukaw ni Benjamin sa pagkakatulala ni Leia habang nakatingin siya sa malayo. Dahan-dahang lumingon siya rito. Napakunot noo siya na makita. Nakakunot ang noo nito. Bakit? Tanong niya rito. Anong bakit? Pumalatak ito. Kanina ka pa nakatitig sa malayo. Tapos bakit? Ano ka? Nahanginan? Kumibot-kibot ang kanyang mga labi. Ngunit wala naman siya mahagirap ng salita. Binalik niya ang tingin sa gabi ng arrival area ng airport. Kanina pa nasa loob niya si Eric. Hindi pa ina-announce ang pagdating ng eroplano galing sa Maynila. Ay naroon na ito at naghihintay. Kanina pa rin tira may pumipisil sa daanan ng kanyang hininga. Ang pait-pait na kanyang panlasa na parang tatarangkasuhin siya. Leia, pukaw ulit ni Benjamin sa kanya. May problema ba? Umiling siya. Hindi na ito nilingon. Nangangamba siyang makita nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Ginagap nito ang kanyang kamay. Hindi ka okay. Wika nito. Dahil ba kay Air? Tatarangkasuhin niyata ako, Benj. Putol niya sa sasabihin nito. Parang nanghihina ako. Masakit ang mga joints ko. Pagsisinungaling pa niya. Din naman ito ang kanyang noo. Hindi ka naman mainit ah. Mapait ang panlasa ko. Saka sumasakit ang ulo ko. Hinilot pa niya ang sentido. Baka overfatigue ka na sa kakatrabaho. Sabi nito. Ilang araw ka na kasing nagpupuyat. Baka. Nagkibit palikat siya. Mamaya, magkapahinga na lang ako sa bahay. Natuloy ko na muna umabsent kahit Monday. Tatawag na lang ako sa office. Hindi ka nasasama sa San Fernando? Pilit siyang ngumiti rito. Magkakasakit na nga ako eh. Baka lumala lang ito. Saka hindi naman ako pwedeng mawala ng matagal. Gusto mo, mawalan ako ng trabaho? Mabuti ikaw. Approve ang vacation leave mo. Eh ako, may assignment ako ngayon, remember? Killjoy ka naman, sabi nito. Wala akong partner nito. Alam ka naman maging asungot ako roon sa dalawa. Hinawakan niya ito sa bisig. Next time na lang ako. Matagal pa naman sila rito. Marami pang ibang time. Eksaheradong bumuntong hininga ito. Ikaw ang bahala. Pero kung iba ang tahilan kung bakit ka matamlay. Tinampan nito ang dibdib. Nandito lang ako. Inarapan niya ito. Ano namang iba ang magiging dahilan ko? Presuming ka naman dyan. When Leia saw the tall and slender woman coming through the exit door, she went still. She knew it was Marie. The woman was more beautiful in person than in the pictures she had seen. Para itong Barbie doll na nabuhay, hindi lang blunt ang buhok. Sa paraan pa lang ng paglalakad ay halatang sopistikada ito. Napapalingon dito ang mga nakakasalubong. Para siyang nanliit, nayuko niya ang sarili at ang sisi. Kung bakit nakamaong lamang siya, bibigyan ang sneakers na kupasin. Samantalang si Marie ay nakamini skirt at tank top, kaya kitang-kita ang napakakinis sa balat nito na parang kumikinang pa sa liwanag ng araw. She was nothing in comparison. Napabugas siya ng hangin. Bakit nga ba na ikukumpara ang sarili rito? Wow! Is that Marie? Ani Benjamin na nasa tabi na niya. Hanep! Ang ganda pala! Hindi na niya kailangang sagutin iyon. Sa kanilang direksyon na katanong si Marie, nagliwanag ang mukha nito na makita sila. Agad naman itong lumapit sa kanila, dahilan upang salubungin naman sila nito. Leia, masigal nitong bati. Niyakap pa siya nito na para bang matagalan sila magkaibigan. Hi, hindi na kailangan pwersahin ang sarili na umiti dito at gantihan nito ng yakap. Marie was warm and friendly. Kumusta ang biyahe? Okay lang. Medyo magalaw ang aeroplano. Pero okay lang. Binalikan nito si Benjamin na nasa kanyang likod. Benj? Inilahad ni Benjamin ang kamay nito at bahagyang yumukod. After service, sabi nito, "It's a pleasure to meet you, Marie. Matagal ka na namin hinihintay. Last week pa. Ayaw pa nga akong payagan ng parents ko na umalis agad sa Laguna." Paliwanag ni Marie. Namimilita si Eric na magbakasyon sa amin. Lumingon ito sa pinanggalingan kanina. Palabas na rin ang exit door si Eric. Bit-bit ang isang bagahe. Huminto ito sa tabi ni Marie. "You've met them already, honey?"
Masuyong tanong ni Eric kay Marie. Inakbayan pa ang nobya. Marangin ang pasito na Marie sa bisig. Para namang hindi kami nag-uusap sa chatroom, we've seen each other on the webcam, di ba? Kahit wala ka, at sila lamang imimit ko, makikilala ko sila. O paano? Kompleto na ba? Tanong ni Benjamin kay Eric. Tara na, mag-almusal na tayo. Sa hotel ba tayo tutuloy, Eric? Tanong ni Marie at mabrasyete kay Eric. Hindi ko pa rin napapag-isipan eh. Baka ka kumapilit kita na sa amin na lamang sa San Fernando. Eh kasi, ayaw rin akong payagan ni na mama na magtagal dito sa Baguio. 4 taon daw ako nawala. Tapos, hindi ko pa susulitin na makasama sila. Nilabian ito ni Marie. May ilang ako ron, Eric. Dito na lang. Marami namang pasyalan dito. We can spend 3 days here. 3 days na lang para makauwi ka agad sa inyo. At makauwi rin ka agad ako sa amin. Kumunot ang noo ni Eric. Paano ang ating wedding preparation? Ano ka ba? Pakli ni Marie. Pwede naman iyon pagkatapos ng Pasko. Hindi pa nga kami nakakapamanhikan eh. Ani Eric. Saka na yun. Baliwalang sabi ni Marie. Hanggang January pa naman tayo. Nakita niya ang pagguhit ng disappointment sa mukha ni Eric. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay ni Rhea. Biglang sabad ni Benjamin. Nilungan niya ito at palihim na pinalakihan ng mga mata. Hindi naman sila ito pinansin. Oo nga pala ano, sabi naman ni Eric. Nilungan siya nito. Pwede ba? Doon na lang sa'yo mag-stay si Marie. Doon naman ako kay Benj. Total, babalatin siya agad sa Laguna. Ayaw payagan sa San Fernando magpasko eh. Baka magtampo ang magiging biyanan ko. Ha? Ah eh, hindi niya alam ang isasagot. Sige na, please. Huwag mawala si Mama kapag nag-hotel kami. Alam mo naman yun. Hindi ka naman pwedeng hayaan mag-isa sa hotel si Marie. Baka busy si Leia, sabi ni Marie. Nahihiyang umiti siya rito. Kung okay lang sa'yo ang maliit kong apartment. At saka pagpasensyahan mo na ako kapag di kita masyadong maasikaso. Kasi napakagatlabi siya. May assignment kasi ako sa office ngayon. Binigyan pa ako ng deadline. Huminga siya ng malalim. Wrong timing nga. Gusto ko sanang sumama sa mga happenings nyo. Pero mukhang sasabunin ako ng boss ko kapag hindi ko na-submit sa kanya ang deadline ng trabaho ko. You mean, hindi ka sasama sa San Fernando ngayon? Tanong ni Eric. She smirked. Parang gano'n na nga. Maagap niyang itinaas ang isang kamay. Pero promise, pagkatapos ko ng trabahong ito, mag-leave ako para sa inyo. Ang daya naman, sabi ni Eric. Minsan na nga lang ako umuwi eh. Pasensya na, sabi ni Rito. Saka masama ang kanyang pakiramdam para daw siyang tatarangkasuhin. Nasobrahan yata sa papupuyat eh, sabi naman ni Benjamin. Nagulat siya nang lumapit si Eric at tinamaan kanyang noo. Muntik pa siyang mapaigtad palayo kung hindi rin napigilan ang sarili. Normal naman ang temperature mo, sabi nito. I just feel tired, sabi niya. Sige na nga, tila napipilit ang wika nito. Magpahinga ka at tapusin magad ang trabaho mo para next time kasama ka na namin sa aming lakad. Tumango siya. Sino bang ayaw makalibre sa mga balikbayan? Biro pa niya. O ano, mukhang gutom na si Marie. Kanina pa tayo nakatayo rito. Hindi pa ba tayo sasakay sa kotse? At nagkatawanan silang lahat. Bagaman ang hihina ay nagpasya pa rin si Leia na pumasok sa opisina. Mahigit isang oras siyang na-late dahil mag-alas 8 na nang umalis siya na Eric pa uwi sa San Fernando. Buong araw na itinoon niya ang isip sa trabaho. Iniiwasan niyang isipin sina Eric at Marie. Dahil may kung anong nabubuhay. Sa kaibuturan ng isip niya, kung tutuusin, ay awkward ang sitwasyon nila ni Eric. He was her first boyfriend. Pagkatapos, ay makakasama pa niya sa bahay ang babaeng papakasalan nito. Kahit sabihin pa magkaibigan pa rin sila nito, kanina ay gusto na niya kutusan si Benjamin. Sa suggestion nito, nagpigil lamang siya sa sarili. Isa pa, dapat ay baliwala na sa kanya iyon dahil matagal lang tapos ang relasyon nila ni Eric. Yun ang dapat niyang maramdaman, lalo na siya. Napailing siya habang tumitipas sa keyboard.
mabuti na lamang at expert siya mag-divert ng isip sa ibang bagay. Noong magkahiwalay sila ni Eric, trabaho ang naging therapy niya. Ngayon, naguguluhan ang kanyang isipan. Trabaho ulit ang kanyang pagbubuntunan. At hindi dapat maguluhan ang isip mo, Leia. Ano yan sa sarili? Kinahapunan ay siyang huli lumabas sa opisina. Sinadya niya ayon. Hindi rin naman siya nag-aalaala kay Fettuccini. Talibinili niya ito kay Aling Matu. Pasado alas sa isa na makauwi siya. Nagulat pa siya na maabutan sa labas ng gate ang kotse ni Benjamin. Pero sina Eric at Marie ang sakay niyon. Ang tagal mo naman. Kanina pa kami rito. Reklamo ni Eric na bumaba ng kotse. Pinagbukas ito ng pinto si Marie. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya habang binubuksan ang gate. Naiilang ako sa kanila eh. Parang hindi ako type na natitay smile at Moira. Nahimig pagsusumbong na sagot ni Marie. Bagaman wala sa anyo nito ang pagtatampo. Si Tita Smile? Mabait yun, hindi nakakailang. Baka naninibago ko lang kayo sa isa't isa. Sabi niya, grabe ang biyahin niyo ah. Balikan. Ilang oras lang kayo sa San Fernando. Nagtanghalian nga lang kami. Nagkwentuhan sandali. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman nakakailang si Mama. Wala naman ako nakikitang ganoon. Okay rin kay Moira na mag-share sila sa kwarto. Ani Eric. Kaya lang, ayaw maniwala ni Marie. Nauna na siyang pumasok sa gate. Sumunod naman kaagad ang mga ito. Nasaan nga pala si Bench? Tanong niya habang binubuksan ang pinto. Nagpababa sa supermarket kanina. May dadaanan daw eh. Ewan ko kung ano. Bago nililigawan siguro. Sabi niya, binuksan niya ang ilaw na makapasok sa bahay. Pasok. Ano yan sa mga ito? Ang kita mo ng apartment mo, puri ni Marie. Agad na naupo sa daybed. Ang ganda ng kuha niya rito ah. Sabi nito na makita ang litrato niya kasama sina Eric at Benjamin. Matagal na nga iyan, sagot niya rito. Dumiretso siya sa kusina pagkatapos ibaba ang shoulder bag sa dining table. Paano ba yan? Hindi mo lang kasi kayo tumawag sa akin o nag-text. Nag-grocery sana ako. Walang kalaman-laman ang ref ko oh. Hotdog pa rin ang hapunan ko ngayon. Sa labas na kami kakain ni Marie, sabi ni Eric. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya, umupo ito sa tabi ng nobya at tinakbayan si Marie. Sobra ka naman, bakit tayong dalawa lang? Ani Marie, alam nga namang iwan natin dito sa Leia. Kumalas ito kay Eric at lumapit sa kanya at humila ng si Leia at umupo. Hindi, okay lang ako rito. Okay lang ako sa hotdog, sabi niya. Inalabasan niya ang plastic ng hotdog. Susunod daw ba si Bench dito? Tumayo na rin si Eric at lumapit sa kanila. Umupo ito sa kabisera ng dining table. Walang sinabi eh. Magte-text na lang daw kapag nakalibre na siya. Napailing siya. Malamang, may nakilala na naman siya sa tabi-tabi. Desperado na ata magka-girlfriend yun. Nakukulili na nga siguro sa kakaloko ko. Bakit nga ba hindi na lang ikaw ang kanyang ligawan? Aswal na tanong ni Marie. Bagay naman kayo. Magkasundo pa. Mas maganda nga yun. Magkaibigan muna bago nagkaroon ng relationship. Mas maganda ang foundation. Natigilan siya. Napatingin siya kay Eric na nakatingin din pala sa kanya. Sila hinihintay nito ang kanyang sagot. Alanganin siyang tumawa. Naman! Tumalikod siya at sinalang ang kuwali sa stove. Hindi kami talon ni Bench. Kuya ko yun. Bawal yun. Allergic na ako sa mga kaibigan na naging boyfriend. Tama na ang mga ganon. Bakit? Ano bang ginawa sa iyo nitong si Eric noon? Parang kang tanong ni Marie. Nag-iinit ang kanyang pisngi. Mabuti na lamang at nakatalikod siya sa mga ito. Wala. Malakas ito ko ng tinig ni Benjamin dahil kinalungan nila rito. Abutay nga ang ngiti nito at saka si inakbayan. Walang ginawa yung husband to be mo. Kaya madaling nakalimutan itong partner ko. Dapat nga yata, ako ang ligaw rito noon. Para hindi kami na-develop sa platonic relationship, ako naman ang unang nagka-crush dito. Siguro, nakatuluyan na kami. Nauna na kami sa inyo magpakasal. Kasi, hindi ko ito papakawalan. Napamaang siya. Hoy, ani Benjamin, sabay tapig sa kanyang balikat. Natulala ka na riyan. Naipilig niya ang ulo.
paano ka nakapasok? Tanong niya rito. Iniwan mo kayong bukas yung gate. Ha? Pinindot nito ang kanyang ilong. Ha ka nang ha? Baka pasukan ng kaong ano yung bibig mo. Inarapan niya ito. How sweet to Johnny Marie. Nung sulyapan niya si Eric ay seryoso ang anyo nito. Bahagyan pa magkasalubong ang mga kilay. Agad na iniiwas niya ang mga mata rito. Kumain na ba kayo? Tanong ni Benjamin. Hindi pa nga. Magluluto pa nga ako ng hotdog. Speaking of magluluto, ang kawali mo ining, sabi nito, sabay turo sa gawin ng stove. Umuusok na iyon ng kanyang lingunin. Maagap naman pinatay ni Benjamin ang stove. Tumayo si Eric. Ano? Halika na. Kumain muna tayo. Ayan ito kay Marie. Tila inis na. Eh si Naleya. Hindi ba kami kasama riyan? Biro ni Benjamin. Saan ba kayo kakain? Padalahin ko sa Moonlight si Marie. Sagot ni Eric. Natigilan siya. Naramdaman niya pagbisil ni Benjamin sa kanyang balikat. Ah, kaya pala naman ayaw magsama. Nakangiti na rin wika ni Benjamin. Binalingan nito si Marie. Dito na lang kami, Marie. Gusto ko yatang sulohin itong body ko. Romantic ang lugar na iyon. Namiss ka siguro ng husto. Sa mukha ni Marie ay parang ayaw parang nitong iwan sila. Okay lang ba talaga kayo rito? Oo naman. Maagap na yung sagot. Saka na lamang namin kayo sisingilin. Sabi naman ni Benjamin. Kayo ang taya sa maghapon nating gimmick kapag available itong partner ko. Oo ba? Nakatawang sagot ni Marie. Si Eric ay seryoso pa rin. Sige na. Pagkatabay ni Benjamin sa mga ito. Baka gutom na si Marie. Gutom na rin kami ng partner ko. Baka hindi kayo matuloy. Makihati pa kayo sa amin. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko kanina. Leia, ani Benjamin sa kanya. Marahil napansin nito, hindi siya mapakali sa paghahain. Sinabi ko lang iyon dahil sa'yo. Masyado ka kasing transparent. Nakahinga siya ng maluwag at naupo na rin. Kilala na kita, Leia. Alam ko, may gumagulo sa isipan mo. Bumuntunin nga siya. Naiilang lang ako. Parang awkward kasi. Na magkakasama pa kami rito ni Marie. Sorry, ako pa nagsabing dito na lang si Marie. Wala yun, hayaan mo na. Mahal mo pa ba si Eric? Daratsyan itong tanong. Nag-iwas yan ang tingin. Hindi ko alam. Hindi na siguro. Nalilito niya ang sagot. Ayoko masaktan ka. Sabi mo nga, halos, magkapatid na tayo. Wala akong kapatid kaya ikaw na lamang ang tinuturing kong bunso. Ginitaan niya ito. Ginagap nito ang kanyang kamay. Sabi ko naman sa'yo, kapag may problema, makikinig ako. Alam mo, magkakampi tayo. Salamat. Garalgal ang kanyang tinig. Pigil niya ang pag-iyak. Nakalimutan mo naman si Eric noon, di ba? Tumawag siya. Nagsisente lang ako. Nainggit na rin siguro. Kasi masaya na siya. Nahanap na niya ang kanyang gusto makasama sa buhay. Samantalang ako, napasingot siya. Ano ka ba? Anong tingin mo sa akin? Pareho lang naman tayo. Oo nga, sang-ayon niya rito. Pero ikaw, ang dali-dali mong maligaw. Eh ako, pwede ba akong maligaw? Natawa ito. Buyo ka ng buyo sa akin na mag-girlfriend na. Ikaw pala itong aligagang mga ka-boyfriend. Hayaan mo, ipapakilala kita sa mga kakilala kong single and available. Iningusan niya ito. Hindi na no? Anong akala mo sa akin? Pwedeng ilako. Kita mo to. Tama na nga. Sumadok siya ng kanin. Okay na ako. Hindi na ako magsisenti. Promise. Hindi ko naisip. Pareho nga pala tayo ng kalagayan. Pareho tayong loveless. At tumawa siya. Luka-luka ka talaga at tatuwa pa. Ano? Lantakan na natin ito? Kaya ko itong ubusin. Sabi niya nang sumubo ng kanin. Gamit ang kamay. Binitiwan nito ang kabiyartos. Akala mo ikaw lang? Oy ha, ikwento mo nga sa akin kung saan ka galing. At sino na pagtripan mo? Yung nakilala ko noon, sa karinderya ni Manong Flory, namilog ang kanyang mga mata. Akala ko ba? Ang kulit eh, ang gwapo ko kasi, mukhang na-inlove agad sa akin. At humalakak ito, nahawa na rin siya sa pagtawa ng binata.